Kahirapan umano sa mga taga-barangay Kamanga Bayan ng Salcedo ang pagkuha ng malinis na tubig. Anila bukod sa sira ang linya ng mapagkukunan ay may kalayuan din ito. Noon, ang pinagkukunan namin ng tubig, yung balon at saka yung running water. At malayo yun sa aming barangay. Mayroon din kaming tubig, kaya lang hindi yun ligtas. Nung dumating ang Yolanda, wala na. Laking epekto sa kanila ang pagkasira umano ng kanilang linya sa tubig. Bunsod nito, sari-saring sakit na umano ang nararanasan lalo na sa mga kabataan. Kahit sa bahay or lalo na sa pag-inom. Bawat oras siguro gumagamit tayo ng tubig kaya mahirap yun. Nagugti ng mga kuan itong lawas, nanunubo. So amo itong hiya din, hingin kakatol. Damo it kabataan na nagkakasakit yung diarrhea. Wala naman umano silang maayos na mapag-iigiban kaya't nagtitiis lamang sila sa pagpapainit nito para magkaroon ng inuming tubig. Kaya kung nagigig kami at gagamitin namin para inumin, iniinit, pinapainit muna namin. O kaya yung iba na mayroong pambili ng mineral water, bumibili. Naamong gimbubuhat, isa kululo kami tubig. Dagdag pa ni Evelyn Ablites, napakahalaga umano matiyak ang kanilang mapagkukunan para ligtas ang lahat sa anumang uri ng sakit. Para yun, kumbaga ligtas tayo sa anumang, o kami sa anumang sakit. Kasi dyan naman talaga karamihan nakukuha ang sakit sa maruming tubig. Napaka-importante talagang ligtas kami para waray kami sakit nga maabot hitunurog na kami magpakinoreo ng mga pamilya. Kaya't panawagan ng mga taga-Kamanga na mabigyan sila ng ligtas at sapat na tubig para sa kaligtasan ng buong barangay. Kami ay nananawagan ang lahat na taga-barangay Kamanga na mabigyan kami ng tubig na sapat para sa lahat at ligtas naman para sa kalusugan. Panawagan ko sa ating gobyerno ay sana matulungan kaming maibalik yung dati naming pinagkukunan ng tubig. Mula rito sa Barangay Kamanga, Bayan ng Salcedo, kasama si Mehe Casidro, ito po si Gladys Paharoja, tagapaghatid ng impormasyon sa mga Sihanon, province-wide, region-wide, nationwide, and worldwide.